Hello guys, ngayon naman ay turo natin kung paano mag-replace ng fuel filter sa Toyota Fortuner. So yan, nasa likod natin. So basic na mga trabaho lang guys, at napakadali lang. Tara! So yan, kung bago ka palang mag-replace ng fuel filter, para kung gusto mong makasigurado, lagyan mo lang ng ano guys, marking yung mga hose. Pero kung tama naman na pagka-install natin ng fuel filter mamaya, so hindi naman mahirap ibalik yung mga hose natin. Huwag nyo lang masyadong idiin yung flyer guys para hindi ma-damage yung plastic to. So slight lang. Yan. Tapos mayroon ito guys, itong ano ito, galing nyo yan ito. Ayan. Okay. So ayun, hugutin nyo naman pataas guys yung filter simple. Ayan. Okay. Ang fuel filter din guys, meron siyang marking ito yan, oh. Ayan. So idugtong nyo lang yan mamaya pag install natin yung fuel filter. So tanggalin nyo rin to. Okay, yan. Kasi mag-split yung ano, yung kalahati nito. So ito guys, tanggalin nyo lang to. Yan. Tapos kung napansin nyo to, i-cutin nyo to guys, sundin nyo lang itong araw. Yan. So yan. Kung matigas siya, mapatulong lang kayo hawakan ito sa baba para makapwersa kayong para matanggal yun. Yan. Tapos ang pagtanggal ito guys, wait lang, plaster mo natin. So ang pagtanggal ito para mas part tanggal tong taas, i-push nyo lang tong ito na side. Yan, i-push nyo lang sa dalawang ano nyo. Yan. So yan. Okay. So ito na yun guys. Yan. Tanggalin nyo. So ito, i-ano mo lang to. Lagay mo natin sa dito. Yan. So ito yung ano nya, pinaka-filter nya talaga. Yan. Ito yung fuel nyo guys, i-visual check nyo lang. Kung medyo marami na yung tubig, so advisable siya na kailangan na i-pull down yung tank para malinisan. Pero ito, magkunti lang naman yung ano niya, water accumulation. So mag-save kayo ng kunting, kunting ano guys, fuel para sa lubrication ng mga o-ring mamaya pag install natin ang bagong fuel filter. So yan. So ito lang yung ito yung lilinisan natin bago natin i-install yung bagong filter. Ayan. So yan guys, malinis na yung filter natin. Ang ginamit ko ito pag linis is yung ano lang guys, powder na sabon panglaba. Ayan. Mayroong lumang dito guys, o-ring, tanggalin nyo lang kasi may bagong o-ring yan pag genuine yung binlin yung filter. So yan. Tignan natin kung bago.
So kung bibili ka ng filter guys, filter, yung advice ko yung genuine, kasi yung genuine pag hindi nyo napaitan periodically na ano guys, na lalanta yung filter niya. Yan. So ito yung nasip natin na ano kanina, fuel. So lagyan nyo ng konting fuel yung o-ring para smooth pagpasok natin at hindi masira yung o-ring. So yan. So dito yung nakalagay, dito banda. Ito yung bago. Lagyan nyo rito ng kunting fuel. Saka yan. So ito guys, kadalasan pagtanggal nito may mga kunting dumi. Pwede nyo nga buluwiran ng hangin. Ito guys, loob, hindi ko ito nilinisan ng tubig kasi pag nakapasok yung tubig sa loob, baka mag-accumulate ng water ito sa ano, filter natin, or mag-direct doon sa ano, injectors. So yan. So ito yung marking nya. Yan, napansin yung marking sa kabila naman. So ito yun, ito yung isang marking. So ilugtong nyo lang pagkabit. Tapos i-press nyo. Yan. So tingnan niyo lang to guys, na nakalapat ito. So yan, tsaka nyo parang is ano lang, screw. So yan. So dapat nagadugtong yung mga araw guys. So okay na yan. So yan. So yan guys, ang filter natin. Wait lang. Ito guys, may kanal siya. Pansin nyo, may kanal. Itong banda. Ito. So yan. Dito yan nakat. Dito nyo lang itapat. So yan. So balik natin yung sakit. Yan. Bumbahin nyo guys hanggang sa lumabas yung fuel ito.
Kung umilaw yung fuel filter indicator sa combustion meter natin, kung ang pag-reset niya is itong wire sa likod, kung napansin nyo. Yan. Itong wire. Ang pag-reset nito guys is kung before nyo i-on nyo muna yung ignition or pwede nyo pandarin after 5 minutes ibalik nyo yung socket so mawala na yung fuel filter indicator. So yan. Kung may katanungan kayo guys just comment below at just pakikita rin yung notification bell at subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga susunod na vlog. Maraming salamat.